Good morning, grade 3! Okay, class. Lahat po ay tumayo at tayo'y mag-start. Ako po ay inyong susunda. Bow your heads and close your eyes. Lord Jesus, thank you for this day. Thank you for all the blessing that we receive. And Lord, guide us every day. Amen! Bago po kayo po po, tignan ang inyong ilalim ng upuan at damesa. Kung may basura ay itapon, kung wala naman po ay maaari na kayo pumupo. I will check your attendance today. Who's absent today? Wow! Very good! Present ang mga estudyante ni Ma'am. Kompleto sila lahat. Pero parang bakit wala kayong gana? Parang hindi pa ata nag-alusad ang mga estudyante ko ah. Okay, bago tayo magsimula, ang lahat po ay tumayo at tayo po ay kakanta. Sasayaw! Susunan niyo po si Ma'am ha? Okay, 1, 2, 3. It's me, ay, parang wala talagang mga anisan. Energy, it's me who builds community. It's me who builds community. It's me who builds community. La la la, roll over the ocean, roll over the sea. Roll over the ocean in the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea. Gamba! Roll over the ocean in the deep blue sea. It's you, it's you, it's you who builds community. It's you, it's you, it's you who builds community. It's you who builds community. La la la, roll over the ocean, roll over the sea. Roll over the ocean in the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea. Roll over the ocean in the deep blue sea. Yay! Very good! Nagdagaling naman pag sayo ng mga estudyante ko. Okay, everybody, sit down. Our topic for today, it's all about... Pakibasa po. Grade 3, students. Operation of fractions. Very good. Operation of fractions po class ay may apat. Ito po ay addition. Pangalawa po ay subtraction. Pangatlo po ay multiplication. At pang-apat po ay division. Ano nga po ulit yung apat na operation of fraction? Very good! Pero ngayong araw, ang tatalakayan po natin operation of fraction ay addition. Okay. Alam niyo ba ang addition? Okay. So, what is fraction? Sino po maaaring magbasa? Okay, Jessica? Thank you! Okay, sabi nga ng inyong classmate, ang fraction po, ito yung nagpapakita kung ilang parts o ito yung isang kabuuan. Ang halimbawa po niyan ay isang buong mato, isang buong cake. Ano pa? Magbigay pa kayo ng mga halimbawa ng mga isang buo. Okay na? Wow! Very good! Okay, isa na lang. Isang example pa ng isang buo. Wow! Galing naman! Okay. May mga example po tayo ng fraction. Ito po yung mga example ng fraction natin. Una po ay 1/4. Very good! Pangalawa po ay 1/2. Pangalawa po ay 3/4. Kumbaga, yung sabi nga lang, ito, yung fraction, ito yung isang kabuuan. Pero meron siyang mga example. Ito yung mga 1/4, 1/2, and 3/4. Okay? May tatlong
part po tayo ng fraction. Okay? Number 1. Sino maaaring magbasa? Okay na, please? Very good! Okay? Ang fraction part daw po, ito yung horizontal line. Line na pahiya na naghihiwalay sa dalawang number. Okay? Ano nga daw po ulit yung fraction part? Very good! Ang horizontal line na naghihiwalay sa dalawang number. Okay? Ang pangalawa po ay numerator. Okay? Si Ma'am po muna magbabasa. Is the number above the horizontal line. So, kung ang fraction part, ito yung line na naghihiwalay. Ang numerator naman ay ito yung number na nasa itaas ng horizontal line. Nabulo si Mama. Okay, ano nga daw po yung numerator? Okay, very good. Ang numerator, ito yung number na nasa itaas. Ito class, numerator. Yung number 3. Pangatlo po ay denominator. Okay, sino pwede magbasa? Okay, Mac James. Okay, down. Very good na. Sabi na James, ang denominator ay ang number naman po na nasa baba ng horizontal line. Tandaan po, ang denominator, ang number na nasa baba ng horizontal line. Okay? Titignan ko nga kung naalala niyo yung tatlong parts. Tatakpan ko nyo. Malaki naman si Ma'am. Ano po yung tawag dito sa number 1? Sa fraction ko. Okay? Francesca? Titignan natin kung tama yung sinagot ni Francesca. Wow! Very good! Numerator! Dito po, sa horizontal line na naghihiwalay sa dalawang number. Okay, now Charles. Very good! Nakikinig ang grade 3 ko ah. Mga kikinig kayo ah. Okay, fraction bar. At dito naman po kaya, ano po kaya tawag sa number na nasa ibaba ng horizontal line? Na Ivy. Very good! Denominator! Wow! Ayan po, yung nasa taas, numerator, nasa taas the number, numerator, horizontal line na naghihiwalay, fraction bar, number ko naman po na nasa baba ay denominator. Okay, ngayon, tapos na tayo sa tatlong parts ng fraction. Pupunta naman tayo sa paano kaya mag-add ng mga fractions. Okay, kaya ang lahat ay makinig. Tayo magkakaroon mamaya ng isang practice. Tungkol sa mga pag-aralan. Paano po kaya mag-add ng fraction? 3 plus 1 3 over 2 plus 1 over 2. Ganto po ba? 3 plus 1, 2 plus 2. Okay, hindi po class. Meron po tayong tinatawag na rules sa fraction. Kaya nga po tinatawag tayong numerator and denominator. Ganito, class. 3 plus 1, ilan po yun? 4. Very good! Copy the fraction bar o yung horizontal line. Ano po kayong gagawin natin dito? Okay? Pag-aad? Pag-aad ba talaga? Pag-aad po ba talaga? Okay, last. Ayun nga po ang rules ng fractions. Kapag same ng denominator, kapag same po ng denominator, copy the denominator. Nagigits po ba? Okay. Eto class, tinatawag itong like fraction. Ano nga po ang tawag? Very good. Kapag same ng denominator, copy the denominator at ang i-add lang po natin ay ang numerator.
Creator. Okay, another example. 5 over 7 plus 3 over 7. Okay, 5 plus 3. 8. Very good. So, Maya, parehas po. Mandi lang nito. Very good, Kathy. Dari namin ni Igor. Ang tawag po dyan ay like fractions. Okay, guys. May isa pang example si Ma'am. Sagutan ang 5 minuto. 2 over 3 plus 5 over 3. Okay, 5 minuto. Itaas lang po ang inyong mga ginagamit na pagsulat ko kayo ay tapos na. Tingnan natin kung naiintindihan niyo ba yung pag-a-add ng like fraction. Okay, tapos na si Keska. Si IP, tapos na rin. Okay. Wow! Ang dami na agad. Wala pang 5 minuto ang nakakalipas. Okay. Ngayon, tignan natin kung tama ang inyong mga sinagot. Okay. Like fraction. 2 plus 5. 7. Ano nga? Like fraction? Oh, copy that denominator. Okay, sino ang mga nakakuha ng tamang sagot? Wow, okay, clap your hands. Ang gagaling. Sunod naman, okay, naiintindihan na po ba kung ano yung like fractions? Copy the denominator kapag parehas po ng ng denominator. Numerator lang po ang ipag-a-add natin magparehas. Okay? Paano naman kaya last pag ganito, yung fraction? Paano po kaya? Okay? Ang lahat na po ba ay handang makinig ulit ng panibagong ating tatalakayin? Okay? Paano kaya pag andan yung fractions na? Pag magkaiba na po na denominator. So, may mga method po tayo, may mga step. Hindi po katulad sa like fraction na add the numerator at copy the denominator. Dito po, sa like fractions class, kukuhain po yung LCD. First method, LCD or least common denominator sa parehas na to. Diba? Ito yung denominator. Yung common, ano po kaya? Yung kapag i-divide sa 3 at saka sa 5, eh, parehas magtutugma. Ano po kaya ang pwede? Natingin niyo po lang. Ano po ang pwede? Okay. Ganito yan, class. Maghahanap po kayo ng least common denominator. Okay? 3, 6, 9, 12, 15. Sa 5 naman po, 5, 10, 15. Okay, ano yung parehas kaya? Very good! 15! So, ang LCD po natin ay 15. Bago po natin makuha ang tamang sagot, ang susunod po natin method ay okay, ang first step na po ulit ay find the least common denominator. Second step, nakuha na po natin yung LCD. LCD 15 divided by 3. 15 divided by 3 equals 5 times 2 equals 10. Doon naman po ulit sa kabila. 15 divided by 5 is equal to 3. 3 times 1 is equal to 3. So, plus 10 plus 3. 13. Very good. Tapos na yung class, ang magiging denominator na natin ay nakuha natin LCD. So,
lagi natin yung crispy. Okay, yung unang method ay una, hanapin ang LCD. Kapag nakuha na po yung LCD, yung LCD ay i-divide sa denominator, tapos itatayo sa numerator. Ganun din po sa pangalawa. Divide denominator, multiply sa numerator. Okay, class, meron pa lang po tayo isa pang method. Ito yung butterfly method. Hapin natin ito. Ang butterfly method natin, class, ito yung pumultiply natin ito, diagonal. Tinignan natin kung ganito yung lalabas. Dalawang denominator, ipag-multiply natin. 3 times 5. 3, 6, 9, 12, 15. Very good! So, yung denominator natin ay 15. Okay? Para makuha natin, a-add natin, right? 10 plus 3. 13. Copy that denominator. Naintindihan po ba yung dalawang method? Kung nahihirapan kayo dito sa unang method, pwede yung gamitin yung butterfly method. Multiply, triago, nali. Okay, isa pa po example. Gamitin lang natin yung butterfly method para mas madali. Times 1 times 8. Okay. 4 times 2. 4. 8. Okay, class. Para sa denominator, 4 times 8 is equals to 32. Okay. 8 plus 8, 16, over copy the denominator, 32. So, okay class, dahil 16 over 32, nagkaroon tayo ng simplest form, okay? Yung simplest form po, ito po yung titignan natin kung may pwede pa sa kanilang i-divide para mas lumiit pa po yung maging fraction natin. Mag-iisip tayo na kung ano pa yung pwede i-divide sa 16 at saka sa 32. Okay. Pwede ka yung 2, yung 3. Let's try. Number 4. 16 divided by 4 is equal to, okay, sige po. 16 divided by 4. Okay, 4. 32 divided by 4. Okay? Anyone? Okay. 32 divided by 4 po is 8. Sa tingin niyo po, ito na po ba yung pinaka-final answer? Hindi pa po. Dahil pwede pa po silang mag-simplest for ulit sa 4. 4 divided by 4 is equal to 1. Very good! 8 divided by 4 is equal to 2. Very good! So, ang final answer po natin, class, ay 1 half. Medyo nalilito po ba? Okay? Ulitin po natin. Pag like fractions, ang i-add lang po ay numerator. At copy the denominator.
like fractions. Okay, class? Ano nga ulit kapag like fractions? Very good. At the numerator, copy the denominator. Pag unlike fractions, meron tayong dalawang method. Ano nga ulit yun? Una is find the LCD. Tapos, kapag nakakalit na natin yung LCD, ano nga ulit gagawin? Class? Very good. LCD po, i-divide natin sa denominator. At kapag nakuhanap po yung sagot, itatimes po sa numerator. Ganun lang din po. Then copy, tapos add na po natin, tapos copy na natin yung LCD as a denominator class. Halimbawa niya class, ito, 13 over 50. Kapag wala na pong maisip natin na i-divide sa dalawang number na yan, ayan na po yung pinaka final answer. Okay. Second method ay butterfly method. Ang butterfly method, ano nga ulit? Multiply diagonally. Multiply lang po. At para makuha ang denominator, i-multiply lang po natin ang parehas na denominator. Okay. At kapag may pwede kang i-divide, ano nga ulit tawag doon? Okay. Simplest form. Isisimplify natin gaya ng ginawa natin kanina. Titignan na natin kung may pwede pa tayong i-divide sa kanilang dalawa. Okay? Titignan nga ni ma'am, magkakaroon nga tayo ng practice sa like fractions at sa unlike fractions. Okay class, dahil natapos na natin ang pagkalakay sa operation of fraction addition, ay naman may ilan lang pasasagutan sa inyo ng 10 minuto. Titignan ni ma'am kung may natutuhan ba sa like fractions at unlike fractions. Okay? Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sagutan ang mga ito. Okay? Now, pwede na po kayong magsimula. Pakitaas lang ulit ang mga ballpen or lapis kapag kayo ay tapos na. Ito po yung like fractions class. Ito yung unlike fractions. Go. Dahil tapos na 10 minuto, magpalitan ng papel ang magkakatabi at ating sasagutan ang mga ito. Una-una, ang like fractions. Okay, sino ang gusto sumagot? Okay, Charles? Okay, pakisabi na lang kung kayo ma'am ang sagot. 3 plus 5. 8 over 6. Wow, very good. Kapag ganito po ang lumabas na tamang sagot ng inyong classmate, ay inyong chikan. Pangalawa, 4 over 8 plus 3 over 8. Okay. Now, Jessica, 4 plus 3? Very good. 7 over 8. Wow, ang gagaling naman ng mga grade 3 po, talagang naikinig. Dito lang po tayo sa unlike fractions. Okay? 1 times 4 is equals to 4. Very good. 3 times 2 equals to 3. 6. Very good. Para makuha ang denominator, 3 times 4. 3, 6, 9, 12. Very good. So, 4 plus 6 equals to 10 over 12. So, guys, ayan. May nakuha ba ng tamang sagot na ganyan? Tama rin ito. Pero, guys, pwede pa natin siyang masimplify. Pwede silang i-divide
up 2. 10 divided by 2 is equal to 5. 12 divided by 2 equals to 6. So, ito yung pinaka-final answer. May tama bang nakasagot? Wow! Ang gagaling! Tama din naman ito, guys. Pero pag sinabi ko nga sa inyo, pag pwedeng hanapan class na pwedeng i-divide, pwede ba natin siya simplest forms? Okay. Second. 6 times 2? 12. 5 times 1? 5. 5 times 2 class? Okay, 10. So, hindi ka na natin. 12 times, 12 plus 5. 12 plus 5. 17 over denominator? 10. Sa tingin nyo, class, may pwede pa bang ma-divide sa 17 at 10? Wala na po. Kaya ito na po ang ating final answer. Wow! Who got the right answer? Sino po makakakuha ng tamang sagot? Okay! Palakpakan po ang inyong mga sarili. Talagang nakikinig kayong lahat kay Ma. Okay? Bago ako magpaalam sa inyong lahat, ako ay may iwanan sa inyo. Assignment. Apat po ang inyong assignment. Dalawang like fractions at dalawang unlike fractions. Okay, class? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang lahat ay tumayo. Goodbye, grade 3! Thank you for listening.